Ito na, lumabas na po ang ating ano, findings. May tubig. Sigasin. Pero sumusuka yung kanyang battery. Good morning mga idol. Alright. Pagising ko lang. Ito, ang shop. Sarado pa. Meron ng dalawang motor dito ang nag-aambang. And isang MIUI, MIUI, at saka isang Rosie Venus. Ito sa kapatid ko tayo. Tapos ito yung DT. And yung SAC. Ito yung Terminator 200. And yung dalawang motor na yan ay iniwan na lang. Nag-chat na lang sa akin, iniwan daw yung motor. So mamaya, titingnan natin yung sira. Ito kasi, ano raw, nag-aasin yung ano, yung Venus na to, nag-aasin yung battery. Tapos ito may umingay, yung MIUI. May umingay daw sa panggilid. Alright, mamaya, tingnan natin kung ano yan. Alright! Pakapalitin na yung oil seal. Na, durog na yung belt. Level differential, no? Ano? Ano, may na yung hatak. Umiipit. Umiipit. Ano? Hindi naman nagkatama, ano? Hindi naman. Tingnan ko muna rin sa meron kaya nga kaya man, no? Crack, crack. Meron yun? Para. Yung masishot yan sa lulod. Pressin muna natin para madala mo ito. Tingin mo. Maya maya. Nung pauwi na kami, biglang tumino. Siguro yung mananawli, kumakmahawli, ano. Nagat-tulit na nga. Lumamig na lig eh. Ingat din kasi yan eh. Dalawa. Eh, nahulog kanina. Ito na. Ito yung mga papalitan mga idol. Bola. Tie ball. Oil seal. Slider piece. Budbud na yun. Yun. Basag na. Yun lang. Belt. Tapos linis. Panggilid. Sobrang dumi. Alright. Ito. Liha lang konti. Yun. Kasi namuuna yung ano. Namuuna. Dahil sa init. Hindi naman ako yung papalit ng spring, malambot na yung spring, tsaka na lang. Namuuna yung alikabok. Lilihain konti. Tapos linis. Ito. Tsaka na lang din papalitan. Ayan. Kinain ng backplate. Tumalas kasi maliit lang yung kanyang flyball. Sumasagad sa baba. Yun. Alright. Alright, so nalinis natin yung mga tawag to pulley, drive base at torque drive, pati itong loob. So ito na yung mga ipapalit natin na slider piece, ayan, 11 grams na flyball, at saka ito yung kanyang drive belt. Yun, yung kanyang V-belt. So salpak na natin mga idol. Thank you.
na rin yung ating cover at nakakabit na yung ating pulley at dry face, pati na rin yung belt. Ayan, so tamang pagkakabit, dapat yung arrow nakapoint sa harap. Alright, so nilagyan ko na rin ng grasa to sa loob. Ayan, para hindi siya maganit padyakan. Alright, lalo na pag pinadyakan mo tapos yung babalik, umiipit kasi yan minsan. Alright, so ayan, kabit na natin, tapos mamaya road test na. Okay, tuloy na natin ang kabit nito mga idol. Alright, so tornillo na lang kakabit. Nilinis ko na rin ito mga idol, wala na yung itim-itim. Hanggang dito kasi puro ano yun, yung parang buhabuhangin ng pulbos ng kung ano man yung pumapasok sa loob, tsaka yung pulbos ng belt. So ayan, wala na. Makikita na ulit kung may leak siya ng langis, oil seal, so makikita na rin dyan. Okay, malabo na rin pala. Kick muna natin. Yun, so sa part na to mga idol, mapapansin nyo naman at maririnig nyo naman yung ingay ng sumisipol sa loob ng pulley. Alright, so yan yung nala namin na yung pulley na makalim. So mahasa dyan yung kumakaskas yung kanyang flyball. Kaya tumutunog. Kaya rin yung kanyang backpack. So yun yung tumutunog dyan mga idol. Alright, so hindi naman na namin pinalitan kasi next time na lang daw. Alright, so next to naman. Ito ang problema niya mga idol. Wapak, alright. Nag-aasin. Ayun o, sumusuka yung kanyang battery. Dito. Positive, negative. Ayun. Ayun ang display. Alright, so yun. Check natin yung wiring harness niya kasi pag ganito, madami na ako na-encounter na ganito eh. Tsaka yung motor ko dati. Nagkakaroon ng tubig yung harness. Kaya ang gagawin natin, babalatan ko yung mga harness nito. Hahanapin natin kung saan yung nag-stagnant na tubig. Nag-stagnant na yung tubig niya sa loob. So medyo matagal na rin kasi ito. 3 years na. Yun. Kaya siguro stagnant na yung tubig sa harness. Kaya nagkakaroon ng grounded. Yan. Alright. So, conductor pa rin kasi ng kuryente yung tubig, kaya yun. Madaloy pa rin yung kuryente, kaya nagkakaroon ng grounded. Mahina nga lang, kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng corrosion dito sa battery. Alright, so yun. Skip na natin to. Kaklasin ko na tapos, pakita ko sa iyo yung harness. Alright, alright mga idol, nakalas din ang mga pairings. Ayan, dito kinalas ko ng buo. Ayan, rosy finish to mga idol. Tapos, yun. Yan yung wiring harness niya. Ito ay babalatan natin. Tatanggalan natin ang tape yan. Yan. Yan dito. Titingnan natin kung saan siya pinasok ng tubig. Tingnan natin kung bakit nagkakaganito ito yung battery niya. Alright. Kung bakit nagkakaroon ng corrosion. Balatan ko muna ito mga idol. Tapos, pakita ko ulit sa inyo mamaya kung ano na yung makikita natin dito. Ito na, lumabas na po ang ating findings. Ayan. May tubig. Ayan. Dito na i-stock yung tubig. Dito dumadaan siguro yun. Sa taas, dito. Nakasalo kasi ito eh. Ayan. Parang imbudo yun eh. Dire-diretso, papunta dito. Ayan. Kaya dito nag-i-stagnant yung tubig. Yan ang nangyayari. Ganyan. Mahirap i-trace yan kung ano, sa mga accessory lang. Dapat talaga ay babalatan yung harness para makita kung saan nagkakaroon ng stagnant na tubig. Alright, yun. Tuloy natin itong hanggang dito. Ubusin natin yung tape. Tapos tutuyuin lang natin yung mga wire para maayos na. Tapos ililinisin yung battery.
Alright. So, ito na yung mga wire, mga idol. Yan. So, nalinis ko na. Napunasan, natuyo na rin. Pwede na itong balatan ulit. Tatalupan na ulit natin ng flexible hose. Tsaka tape. Alright. Flexible hose. Tetapean na lang natin ito, mga idol. Tapos, nilinis ko na rin yung battery niya. Yan. So, ang problema, hindi na gumagana. Robot na, mga idol. So, charge ko muna ito. Habang nilalagyan ko ng tape to yung buong harness. Alright. Ayan, mga idol. Nakabit na yung mga pairings. Yun. Alright, so kakabit ko lang to. Cover nito. Tapos testing. Nakabit na lang yung battery. So, observahan na lang tong mga to. Yung battery kung magsusuka ulit siya. Magkakaroon ulit ng corrosion. Okay. Yan na. Testing tayo. Park light. Nakahilaw yung park light. Headlight. Yan. O, may huli yung headlight. Nalay tayo. Nakahilaw signal light. Yun. Naglulis na yung switch niya. Yun. Alright. So, yun, mga idol. Sina. Headlight high. Ay lo, all right. So don't know. Yung mini driving light na medyo low ka na ko. All right. So yun na mga idol. Obserbahan na lang namin yung kanyang battery kung magkakaroon ulit ng mga asing-asing dyan. Okay, so yun. Thank you for watching mga idol. Ride safe, stay safe, stay faithful mga idol. God bless ko. Peace out.